ano yung right to self-determination? Yung iba sa amin na nag-aaral ng kultura, tinatawag natin ito ng the right to culture. Pero actually, what it means is, it is the right, the legal right of people to decide their own destiny, a distinct people. So kung ikaw ay kakaibang cultural community, halimbawa, yung ating mga katutubo, mayroon silang right to self-determination. Maaari nilang protektahan yung community nila. Maaari silang magsabi na, oh, dito sa ancestral domain, hindi kayo pwedeng pumasok, hindi namin kailangan tanggapin yung mga impluensya ng inyong lipunan, and so on. And maaari silang mag-set ng mga rules o mga batas na kakaiba din, pero naaayon sa kanilang sariling kultura. May right to self-determination within a country at may right to self-determination that allows for, you guessed it, secession and independence. So yun po yun. Without actually saying it, the former President Duterte was referring to the right to self-determination. Kaya, so ngayon, lumitaw na yung ganyan. And it's a dangerous communications game that the admin is playing. Kasi sasabihin nila, ay hindi kasi it's illegal under the constitution, achuchuchu. Pero under international law, pwede. Diba? Lalong-lalo na kapag matutunayan na Mindanao is distinct, is a distinct people, a distinct community apart from the rest of the Philippines. Ngayon, hindi ako confident na mapapatunayan na ang buong Mindanao ay may right to self-determination. Ginamit natin yung right na yon sa pag-create ng BARM. Okay? Kasi kinikilala natin na kakaiba yung kultura at yung komunidad ng ating mga kapatid na Muslim, okay? Na doon pa rin naninirahan at doon na nagkamalay at na tumitira at ito ang kanilang ancestral domain since time immemorial. Magandang gabi, ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. So, magandang gabi, daming pag-uusapan ngayon sa totoo lang, no? Pero ang overarching na tema dito ay nag-fail talaga ang admin, yung communications ng admin. Ang tema natin ngayon is comms. So, makikita natin dyan, in the past few days lang, ilang araw lang ang gagamitin natin mga example. O, gamitin na natin yung gamitin na natin yung issue ng nung pagpunta sa Davao. Oo, ay, merong mga nagpapanggap ko na rin na hindi po, pero nagtatanong tungkol kay Pulong. Sige, sasagutin din natin yung kay Kong Pulong na yan. Right? So, nakita natin yung pagpunta sa Davao, yung pagsabi na kailangan to. Si Presidente din palang nagsabi, nireiterate lang ni SAP Anton. At ang sabi nga, ay kailangan mag-apply pa ang mga nasalanta nang sa gayon ay magkaroon sila ng benepisyo sa gobyerno, benepisyo pa talaga tawag, ng relief, doon sa from the national government. Ito yung sa Davao, nakita natin, i-compare natin yan doon sa Yolanda. Naalala niyo si Mar Rojas, sinasabi ni Sec Mar Rojas nung time na yun. Utos siya ng utos doon sa mga pulis at saka sa military na nandun sa area. Tapos galit na galit siya, bakit late kayo dumating, bakit wala kayo dito, pinatawag ko kayo, and so on, and so on. Tapos yung isa sa kanila, ayun na nga, nagbanggit na mas marami pa daw na missing kaysa doon sa official tali ng gobyerno na pagalitan pa yung mga pulis. Bakit hindi issue? Bakit issue yun sa kanila? Kasi nasalanta din yung mga inuutusan nila. So, kumbaga, walang local government, na-wipe out din sila, na lahat yun, biktima. So, hindi natin ma-expect, although dito sa Davao, alam ko na yung mga LGU, tuloy-tuloy yung servisyo at nakagawa sila ng paraan. Hindi kasi naman Yolanda levels ito, pero matindi pa rin ang baha. So, pero it is so unrealistic to ask na humingi muna kayo, saka kami kayo bibigyan. It's unrealistic and it's insensitive kasi you're talking about people na nasalanta. Sorry, I have to move my chair. So, yung mga inuutusan ninyo, biktima din. At and they're doing all they can, they're doing the best they can with what they have. Pero unfair yun na maghihingi ka pa. So, may nagkaroon ng issue na ganyan. So, and this was a preventable issue. Ang sagot yan, usually, pagka ganyan, may naghinanaing, may nagsabi na, sir, wala kaming ganito. Sir, paano yung mga ganito? Nakikita natin, di ba? Pati yung mga admin issues, tinatanong pa nila, bakit may mga ganon? Kanino ba namin kukunin? Kay Kong ba? Kay Mayor ba? Kay ganito ba? Sino ba ang in charge? So, yung basic na chain of command, nagbe-breakdown na kailangan pang tanungin. Kanino ba? Kasi daming nagbibigay, sino bang kausap dito? Walang centralization at masyadong mabigat din ang hinihingi
dun sa mga officials na local to do the coordination. Eh, I would like to repeat this. Nasalanta din po sila. Biktima din po sila, pero nagtatrabaho sila. Pero instead of understanding and saying, teka, let's take care of you first, and then let's set this up. Kung maaga sana na umpisahan yung relief efforts dyan, eh hindi sila nagkakaganyan. So, but this is just indicative of one of the other, of how the admin is failing the POMS. O halimbawa, nag-speech sa Constitution Day si Pangulo. Dinidiscuss natin kahapon yung speech niya. Pero meron isa tayong napuna. Nagre-react siya. Reactive siya dun sa sinabi ni dating Pangulong Duterte. So, bakit sinasabi ko nag-fail sila? Kasi you allowed the former president, Mr. President, allowed the former president to dictate the narrative, to dictate the conversation. So nagre-react siya. Nagsasabi siya na, hindi namin papayagan maghiwalay, ganito, ganito. So ibig sabihin, nag-aano na lang siya. Kumbaga, they're showing na nayanig sila dun sa sinabi, and they acknowledge that the former president has enough sway so that he knows that people will accept that idea. Okay? So, check ko lang kung naiintindihan ninyo yan. I'm checking your comments. Ano ko lang ito? Okay. Dali lang ha. Ayan. Okay, balik tayo. Sabi ni Julius, ganyan nangyayari kapag disorganized ang government pagdating sa disaster response. Sabi ni Ma'am Oseng, they should give them the grace of dignity by not burdening victims further by putting them in a position to beg for help. Correct. Okay, so nila may mga ano, may babawasan lang po akong call. Saglit lang po ha. Pasensya na. Ay, nako. Na inahanap ko yung mga ano, nasaan ba yung mga moderators ko? Ulit. Sorry po. Give me a few seconds. Nawawala yung mga ano ko, hinahanap ko. Okay. So, with the president reacting, balik tayo, sorry po. With the president reacting, may acknowledgement siya. Diba, meron tayong kasabihan na you acquire the size of your enemy. So, kung ikaw, papatol ka dun sa mas mababa, dun sa ano, kung tao yung pinapatulan mo, then, at mas, ano, wala sa power or lesser, kumbaga, hindi kayo magkapantay ng katayuan, ng reputasyon, or whatever, then, yung ranking mo na didiminish, mag-a-acquire ka nung rank ko nung nireactan mo. On the other hand, yung tao who compelled you to react, acquires a bigger stature. So, remember the term react. Kasi, ibig sabihin, na-compel ni Pangulong Duterte, former President Duterte, ang Pangulo ng Pilipinas na mag-react. So, ang claim nila is because it's a crime and so on, it's ano, we're talking about territorial integrity, violates the Constitution, chuchu, ganyan. Pero, ano yung mga keywords dun sa sinabi ni Pangulong Duterte, of which he's still controlling the narrative, ha? Number one, pag-aaralan pa lang. Number two, they're looking at legal means. So, may mga nagsasabi, that's secession, bawal yan, ganto. Sabi niya, well, there's no violence involved here and we're doing the Timor-Leste model. Which, take note ha, we brought up in Luminous weeks ago, nung right after he had talked about that. Ano yung sa Timor-Leste? Timor-Leste regained actually its independence recently and it was UN assisted. Pero ito yung history niya. Balikan natin para mabilis lang. My notes. Yan. Ang pinakamalapit sa kanya is Indonesia at nagkaroon nga sila ng issue with Indonesia. It's an island, Timor, may west at may east. Ngayon, yung nag-occupy ng western part na yon ay yung Dutch. Kasi yung Dutch colonizers din ng Indonesia at the time.
ang nag-colonize dun sa eastern portion, the Timor-Leste that we're talking about now, is ano, was the Portuguese. Okay? So, as time went on, nagkaroon sila, humiwalay at tinulungan ng Portuguese. First, ginawa silang autonomous administration, parang autonomous area under the administration of the Portuguese sometime in 1960. Pero before that, ano, colonized sila. So, pagkatapos nun, nag-decolonize sila, umalis ang Portugal with the intention of recognizing the independence of Timor-Leste. So, in 1975, meron silang mga resistance movements. So, in 1975, kinilala yung kanilang independence. So, this is different, ha? But it's the process na sinasabi ni Pangulo. So, after popular consultation, di pumayag na sila. So, shortly after that, inano sila, pinasok sila, pinasok sila ng Indonesia. Sorry, when did Indonesia go? They invaded, tama, 1975, in-invade sila ng Indonesia. Kumbaga, in-annex sila ng Indonesia. And so, they had to do it over. And after popular consultation, they brought in the UN to recognize their independence under what is known as the right to self-determination. Ano yung right to self-determination? Yung iba sa amin na nag-aaral ng kultura, tinatawag natin ito ng the right to culture. Pero actually, what it means is, it is the right, the legal right of people to decide their own destiny. A distinct people. So kung ikaw ay kakaibang cultural community, halimbawa, yung ating mga katutubo, mayroon silang right to self-determination. Maaari nilang protektahan yung community nila. Maaari silang magsabi na, oh, dito sa ancestral domain, hindi kayo pwedeng pumasok, hindi namin kailangan tanggapin yung mga impluensya ng inyong lipunan, and so on. And maaari silang mag-set ng mga rules o mga batas na kakaiba din, pero naaayon sa kanilang sariling kultura. May right to self-determination within a country at may right to self-determination that allows for, you guessed it, secession and independence. So yun po yun. Without actually saying it, the former President Duterte was referring to the right to self-determination. Kaya, ngayon, lumitaw na yung ganyan. And it's a dangerous communications game that the admin is playing. Kasi sasabihin nila, ay hindi, kasi it's illegal under the Constitution, achuchuchu. Pero under international law, pwede. Diba? Lalong-lalo na kapag mapatunayan na Mindanao is distinct, is a distinct people, a distinct community apart from the rest of the Philippines. Ngayon, hindi ako confident na mapapatunayan na ang buong Mindanao ay may right to self-determination. Ginamit natin yung right na yon sa pag-create ng BARM. Okay? Kasi kinikilala natin na kakaiba yung kultura at yung komunidad ng ating mga kapatid na Muslim, okay? Na doon pa rin naninirahan at doon na nagkamalay at na tumitira at ito ang kanilang ancestral domain since time immemorial. Okay. So hindi ko sinasabi na sang-ayon tayo o hindi kasi wala pang hindi pa ito panahon to take sides. Kasi pinag-aaralan pa lang ni Pangulong Duterte kung paano niya gagawin. Not because he doesn't know how to do it or what to do, pero it also pertains to yun na nga, papasok ba dito yung right to self-determination? Okay? So, yun ang kailangan, yun yung burden at yun po ang part na pinag-aaralan. So, bakit niya binibring up ito? The bigger issue isn't whether or not hihiwalay. Right now, he's not even talking about that and he's not even talking about the wisdom of that. Pero, now that na-distract na niya yung national government, yung admin, nakatutok sila dito sa issue na to, who else is listening? The international community. And who is part of that international community? The US. Kung sakasakaling magkaroon ng ganung movement na magkabaklas-baklas ang Pilipinas, it becomes less desirable for the US to want to control. Kasi may ini-inherit silang mga problems and so on. Yan. Andiyan na yung issue ng kumbaga na ayos nga natin yung dating mga problema tungkol dito sa mga secessionist groups, yung mga problema tungkol diyan sa insurgency, magkakaroon ng panibago. But this time it's not illegal. So paano mo lalabanan ng baril? Paano mo lalabanan ng dahas yung ganyang klaseng movement? What you need is debate. And what does debate entail? It entails the exchange of words, the exchange of ideas, and it keeps people talking. And if we're talking about something like this, and we are talking about something that the administration has already openly declared that they are against, what does this mean?
distracted sila, marami na po silang mga ibang issues. I'm talking about this purely on a communications level, ha? Okay. Purely on this matter. Communications lang. Sinasabi natin, the national government is failing in their communications. Hindi nila pinapakita that they are one with the people kasi they're shutting down the conversation. They're not dealing with it on a debate level. They're not dealing with it on an information level. The same way they are not dealing with PI. So, muli ha, gusto kong paalala sa lahat. Ang issue ni dating Pangulong Duterte dito is the People's Initiative and Charter Change. Okay? Let the main issue is People's Initiative and Charter Change. So how does this fit as a strategy to deal with their opposition to that? Kumbaga, what he's saying is, you're getting more than you bargained for. Sasabihin ninyo, may ganito, charter change. We know that your intention there is to rule the country indefinitely. We will not be part of your rule. So, kumbaga, kung akala ninyo, nagbibilang na kayo ng resources ng mga pwede ninyong, yung inyong kaharian, eh, sinasabi namin sa inyo, don't rest on your laurels. Huwag kayong presumido. Hindi ninyo alam kung ano ang pwede namin gawin. Kumbaga, when we are fed up with you, kung hindi kayo nakikinig sa amin, this is what you're going to rule. A fraction of the country. Of course, it's a good threat. But it's a good threat only if it is doable. And well, the way the conversation is going, alam na nagre-react ang administration, they know that it is doable. So, correct. Ito si Lavida Loca 03. What about us Lumads? Actually, katutubo na lang kasi Lumad, medyo controversial yung ano na yan, yung name niyan. But sige, we've been in Mindanao since time immemorial. We have our own tribal law. Yes, and the IPRA recognizes that. Kung kaya, kahit dun sa di ba, ang isang naging issue namin nung pinag-uusapan at pinagdidibatihan ang BARM, ang inalala namin dito sa Luminous ay paano yung mga katutubo. Paano yung mga in the concept of the BARM, hindi pwedeng mag-override yung BARM, yung administrative authority over the cultural communities dahil protektado kayo ng ibang batas. And it is a national law. Ito, tama si John Paul Mendoza, ang sabi niya, PRD shook the tree. Yes. Yes, he did. And he shook it hard enough so that people took notice. Maudi Gong, you are incorrect. It is not a rebellious act to talk about this. It is not a rebellious act when you are going for a formula that is recognized internationally and under a right of self-determination because you are protecting a right. It is not a rebellious act. It is the recognition of the separateness of a people and their right to claim that territory. Hindi pa natin pinag-uusapan ang secession dito. Recognition pa muna ng right to self-determination. So, hindi mo pwedeng sabihin rebellious act because obviously you don't know the definition of what rebellion is. Rebellion is a raising of arms against the duly constituted authority. At sinagot yan ni Tatay Diggs. Ang sabi niya, so may sabing may violence. Yeah? Look at Timor-Leste. They had a referendum. So, no, it is not a rebellious act. Go back to your vocabulary. What is rebellion? Rebellion is a violent overthrow or attempt to violently overthrow. Yan. Civil disobedience actually is also not illegal. So, if you don't espouse, sabi ni Yi kasi, if you don't espouse rebellion or civil disobedience, hindi po yan illegal. Correct. Pero civil disobedience actually is legal, pero you may have to pay the fines. Kunwari, hindi kayo magbabayad ng income taxes, you may have to pay the fines. Oh, please. Tama nang siraan. Magtulungan na lang sana. This is a false narrative. You are equating siraan with criticism. Ang ginagawa po dito ay nagkikriticize ng gobyerno at ito po ay protektado ng saligang batas. Ito po ay necessary in a healthy society. Hindi pwedeng yes men ang mga mamamayan. Kaya nga binigyan tayo ng karapatan magsalita at magpahayag kahit ang salita at pahayag na ito ay kontra gobyerno provided hindi siya lumalabag ng revised penal code o ng mga batas criminal against certain kinds of speech. Okay? So hindi po totoo yung sinasabi ninyo at mali po yung inyong naratiba. Hindi po nagsisiraan dito. Mayroong tinatawag na legitimate and fair criticism ng ating gobyerno at ng administrasyon. Bahagi yan. Sinasabi ninyo, pagka nag-criticize, hindi tumutulong. Mali po kayo dyan. Ang pag-criticize, pinapoint out namin yung pagkakamali ng gobyerno nang sa gayon maaari nilang ituwid. Kung tama naman sila, mabibigyan sila ng pagkakataon na i-explain kung bakit tama sila. So it opens up
a dialogue, it opens up conversation with your citizens. Hindi po ganyan yan. So wag po kayong magkakamali na uulit-ulitin yan, kasi uulit-ulitin din po namin na salungatin yung sinasabi ninyo. Hindi po ito siraan. Legitimate, valid, and legal criticism ito ng gobyerno natin. Sabi ni Christopher, floating the FPRD is a brilliant person floating the Mindanao secession issue is a diversionary tactic. But an eye-opener also, before tackling PI, you must tackle first all stakeholders. Walang bayaran sana. Correct yan. Sabi ni user 11774, yes, i-criticize kung may dapat i-criticize. Paano na lang kung mananahimik lang tayo? Kakapasok ko lang po dito, sabi ni Bugs Bunny, ask ko lang po if in favor ka sa secession. There is nothing to be in favor of yet. What he said nga was pag-aaralan, and he's looking towards legal means to do so. Para sa akin, titignan ko, may right to self-determination ba? Kasi kung wala, then babalik ka and you will fall back on the barn. Okay? So, hindi, para sa akin, distraction yan eh. Pati yung mga ano, you're forcing people to take sides. Why would I take a side when hindi pa nga tapos magpa-aral? So, that would just be, ano, that would be an uninformed opinion. Papanig na ako, pero hindi ko pa alam kung ano yung resulta ng pag-aaral na yun. Diba? Sabi ni Ignis, alamin kung ano yung elements ng rebellion. Correct. Tawa ako sa reaction. Sabi ni Julio, hoy, di rebellion sinasabi ginagawa ni Mayor Roddy, maka-rebellion ka dyan. Oh, it's not even sedition, sabi ni Kim. Correct! Paano magiging sedition? Wala pa siyang hinihikayat. Pero, ang reason kung bakit nalilinlang o nagre-react rin ng gano'n ng gobyerno, kasi may mga tao na akala nila hiwala yan, na hindi pa po. Maaga pa yung usapan. Pero, dapat pinag-uusapan. Tama naman kayong pag-usapan yun. Sabi ni Jepson Lay, PRD shook the tree, the other one na shook lang. Grabe pa yun. So, sabi ni Hampas Lupang ambisyos, ha, pinagkalat sa mainstream media attorney, lalo na nagkakaisa mga Pilipina, pahuli si Duterte at yan, nakakagimbal, baka umal sa mga tao at magkagulo. I'm sure, hindi nila type yun, magkagulo. It's just that, yun na nga, communications fail sila, and that's our topic for today. So, isa pa, paano nag-fail yung administration? And by administration, I mean also those associated with him. Halimbawa, si Speaker. Oh, si Speaker, meron siyang talk to the troops. Yan pa siyang pasalu-saludo dun sa mga tropa. Okay, hindi man illegal yan. Pero it did not sit well with the citizenry. Ano ba? I-usurp mo na ba yung powers ng presidente? Because the president is the commander-in-chief. Hindi po ang ano. Wala pong papel ang Speaker of the House pagdating sa military. Wala po kayo, sir, sa chain of command. At gayon pa man, tinatanggap naman po kayo bilang ano, bilang distinguished na bisita sa at kagalang-galang na bisita sa ating mga tropa, sa mga sundalo. So maganda yan. Maganda naman na dumadalaw kayo. Na gayon pa man, ang lumalabas kasi, dahil ramdam din kasi na parang ano eh, parang hindi sincere ba? Hindi ko alam kung sincere talaga si Speaker dun sa kanyang pag-iikot na ganyan. Pero ang nakikita natin at naaalala natin yung konteksto. Ano yung konteksto? May PI. Ang konteksto niya rin is, yung PI na yan, eh, baka maging prime minister siya for life. Diba? Ang konteksto niyan is, medyo nag-overreach. At least yung impression niya sa taong bayan, nag-overreach siya. Kumbaga, parang palawak ng palawak yung kanyang ginagawa na parang hindi naman yata kasama dun sa job description ng isang Speaker of the House. Stop making it take a side yan, ha? Ayan na naman, inulit pa yung tanong, pabor ba kayo, pabor ba kayo? Titignan ko pa. So, nasabihin na naman ng iba dyan, playing safe, put pa guess. Ay, sorry. How can you, ano, how why would you want to endanger me, Abel? Pero hindi, ako, I will not take a side until I have studied the issue. Or that issue has been studied and we have heard what those studies are all about. Tigilan ako. Not gonna do that. I'm sure inano na yan. Sabi ni Coffee Break, pinalabas nila mas maraming tao agree sa ICC. Pero sinabi ba nila kung ilan mga tao ang nakakaintindi niyan? Sanungat din po kasi yung SWS survey dun sa mga recent surveys tungkol sa ano yung pinaka nakakabagabag o pinaka concerns ng taong bayan. At pag tinignan ninyo, very very low yung standing ng ICC and West Philippine Sea pagdating sa kung ano yung bumabagabag sa taong bayan. Kaya lang yan nagkaka-resurgence eh dahil kinakabit nila doon sa pangalan ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte.
Okay, so nagiging popular, nagkakaroon ng issue tungkol doon. So ang kailangan lang naman nila ay mapag-usapan, pero hindi naman maliwanag kung iintindihan talaga ng taong bayan yung tungkol sa ICC. Ordinaryong abogado nga eh, mahirap ng, yung konsepto nga ng international law, mahirap na nga eh, i-explain mo pa sa taong bayan yan. Hello? Kito mo, itong si Tio, it's time to put words into my mouth and it's so unsanitary. Sabi niya, kapag hindi pabor sa mga Duterte ang survey, sasabihin hindi legit. Meron ba akong sinabing hindi legit? At any point, in-explain lang namin, bakit kay Hidarian hindi mo sinasabi yan? Si Hidarian, pinalalabas niya na, oh yan, kumbaga, this is it guys. Wala na yung mga Duterte, di na sila relevant. At chuchu, hindi niya binasa yung buong part. In fact, there is a part of that that has already been explained by SAS. So, galingan mo, pagdating sa ganyan. And please, you try putting words into my mouth or try to misinterpret again what I very clearly stated. And that's it. You don't get to be part of this conversation. Sabi ni Kalieng, hindi lang talk to the troops, may pasako pang ayuda at logo ng Congress, pero mas malaki yung nakatatak na pangalan niya. Ay, bigay ba sa mga tropa yon? Yung mga may tatak? Yikes. If mangyari yung PI sa Mindanao for secession, uuwi ako at doon I will vote against it, sabi ni Bugs Bunny 7793. Sabi ni Ma'am Nancy, kagalang-galang ba? Pakitang tao lang yan. Tambolos-los nga, iwa effective sinagawa niya. Well, di ko naman sinabi may epekto. Pero yung pag sinabi kong kagalang-galang, it's an honorific. It's a title. Yun yung kinakabit usually sa mga pangalan ng mga kongresista. The Honorable Chuchu, ganyan. Sabi ni Carlos, yan na napapala nung palaging nakikinig kay Tuflo. Puro assume na walang basihan, husgahan na lang agad. Okay, ito yung hindi nyo dapat ginagawa. Ito yung isa. Para dun sa mga sanay na sa amin dito sa Luminous, number one, bawal all caps, ha? John Alfonte Hetorino. Pangalawa, kapag passionate na ako at sinabihan nyo akong kumalma o mag-relax, first offense yan. Hindi kayo aabot sa second offense pag sinabi nyo yan. Okay? O nga, no? Sabi ni Amir, merong anti-EPA law, anong pwedeng ipatok kay Tambi? Tingnan natin, hindi ko pa nakita yung elements nito. Sabi ni Ramon Jaramillo, how stupid this admin, party ng party white people are suffering. And that's another part of how they are failing. Hindi nila, ang ginagawa nila is pagka lumilitaw, may party na ganito, may party na ganyan. And of course, nire-report yan. Valid it. Whatever the president does, it's ano, it's reportable. Kumbaga, it's newsworthy. Always, yan. So pag nampunta siya sa party, wala din dyan. Pinapabayaan nila yung naratibo, pinapabayaan nila yung comms. Imbis na sila yung mag-announce at magsabi na, ano, na, okay, the president attended this wedding and so on. He stayed there for X number of hours and then he had to go home to work on Chuchu. Walang ganyan. Well, in fairness, hindi rin ma-report ng PCO yung ganyan kasi nagsistay siya patagal. So, yun yung kailangan natin, ano, kailangan nilang i-correct. That's why they fail, eh. Sa totoo lang, yung mga comms people, not just talking about PCO, but those people who are in charge of what the president puts out are failing him. So, doon na lang natin ilagay. Kasi, sa totoo lang, merong ibang mga ginagawa ang Pangulo that could have been better stated. Sabi ni Light 00, thoughtless extravagance. Exactly. Yun nga po yun eh. Tiban, ang name ng live ko, anong kabila? Kasi marami po ito. Luminous nga po. It's Luminous by TCA and AGP sa YouTube. Luminous by Trixie Cruz Angeles ang aming paglinawan sa Facebook. At saka may Trixie Cruz Angeles na page ako. Tapos may Luminous group pa. Okay? So, huwag niyo naman i-flood. Sasagutin ko naman talaga yan. Eh, kaya lang, pina-flood niyo. Kuwawa naman yung iba na may mga valid na katanungan. Sabi ni Ma'am Oseng, their PR comms suck. Totoo yun. Ito, sabi ni, naku, hindi ko nakita yung pangalan niya. Facebook user, party-party na lang si Nero, fiddling while Rome is burning. So, sabi ni Lucy Tiger, lahat po, boboto, kasi bahagi kayo ng, ano eh, ng Pilipinas eh. Ay, well, it depends. Teka, it depends. Kasi, normally, it's just the, yung people who nahihiwalay. So, malamang yan, Mindanao lang.
siya na tumayong presidente ng Pinas, grabe si Tamba. Oo. Well, ako, I think that unless he explains it and contextualizes it, kawawa si presidente sa kanya, sa mga ganyan niya. Parang ang worry ko is sobrang hiwalay yung comms nila, na syempre yung comms ni Speaker will be for the Speaker at iaangat siya ng iaangat. Unfortunately, I don't see that they're very good at their jobs or they're very good at what they're putting out. Ganun na lang po para medyo may konting respeto pa. So, ang inaano natin dyan is sana hindi epal yung labas kasi lumalabas na super epal. Bakit kailangan niyang i-explain? So, when will it not be epal? Kapag inimbita siya. At kung halata naman yung pag-imbita, hindi napilitan, di ba? Sabi ni Abhishek, pag si attorney nasa passionate mood, mas gusto ko kasi mas nang bobolejack siya. Eh, oo nga. Kaso, meron mga gustong relax. Easy. Why would anybody want to do that? When you're on a roll, why would you do that? Why would you do that to somebody if it wasn't, if you weren't trying to be disrespectful? You're clearly not interested in our help. Okay? So why are you doing that? Ano daw skincare ko? Ito naman. Hi, Jello. Skincare. Retinol, vitamin C, sunblock. Sabi ni Francis, naranasan na kasi natin na pwede pala yung Duterte leadership. Anything less sa output, hindi na uubra, maka-question talaga. Totoo naman yun. Sabi ni Ma'am John, tapos ang laman lang pala ng ayuda ni Tamba is 3 kilos of rice and 3 cans of sardines. Oh, yun ba yun? Ay, nalungkot ako doon. Akala ko sa dami ng ano nila, di ba meron silang ayuda na 500 billion plus for next year, I assume yun. For next year yung budget na yun, di ba? Or for this year na ba? It's for this year. Tama, it's for this year's budget. So tama po kayo. 500 billion para sa ayuda, tapos yan ang binigay. Sabi ni Lucas, 3 kilos of rice, 4 na canned goods. Super laki ng lalagyan. May pangalan po. Sabi ni Tatay, after pampering the uniformed personnel of the AFP and PNP, salary increases, etc., FPRD strongly urged them publicly to be loyal to the Constitution and not to him. How can they counter that? Correct. At magaling si Presidente, si dating Pangulong Duterte, kasi kasi nga may provision that the AFP is the protector of the people and of the state. So you have to be loyal to the Constitution. And therefore, when the people need protecting as against the state or forces of the state, kayo po ang haharang dun. So, medyo pretentious nga yung ano. Alam nyo, nasa-sense ng mga tao yun. Sincerity is something that you cannot fake. So kung sincere ka, mararamdaman yun ng mga tao. Sabi ni Light 00, for sure nakuagihan ng AFP. Well, let's not be presumptive. Ako hindi ko pa natatanong anong feeling nila. Pero to the rest of us, ay, well, i-cancel. Oh my God, okay, paano na? Katanungan na. Si FPRD ay parang si Catriona Gray ng Miss You. Nag-set ng mataas na standards. Nax! But I agree. I like that. Di ako sold masyado sa jowa, pero okay naman. Bakit ba laging showbiz? Paano? Bakit ba laging pumupunta ng party ang boss? Lagi bang may session? Grover. Hindi ko alam bakit ang dalas. Hindi ko rin alam bakit kailangan ganun yun. Kasi talaga naman nag-e-entertain ang palasyo. Kailangan, meron mga, ano talaga, eh, ang problema, parang private eh, mga personal friends, ganun. Hindi siya, what do you call this, hindi siya official functions. Or it's even worse, kung gagawin nilang official functions, pero actually it's for their own personal involvement, kumbaga personal benefit. Para dun sa mga bago, yung usually na matahol ng ganyan is my dog, si Harry. Harry is a dachshund and he's very, very protective. Maging tao man yan, umulto, magre-react siya. So minsan, okay, ito, nila ah, nag-lock lang ako ng call. Sabi ba naman ng call, naging makaduterte ako para bumalik sa gobyerno. Nakakalimutan mo ba na ako nag-resign ako? I could have, never mind.
At hindi ko po first time naging ano, naging na-appoint sa gobyerno. Migiling nga kayo dyan. Tagal-tagal ko sa gobyerno. Hi kay Ma'am Victoria. Uy, bukas na po ang membership sa ating ano, sa ating YouTube at subscription sa TikTok and sa Facebook. Sabi ni Sir Boyet, kaya ayaw ni BBM inaalala niya ang chunk ng share ng Mindanao sa loan payment ng Pilipinas. What do you mean, ang chunk ng share ng Mindanao sa loan payment ng Pilipinas? Hindi ko gets. Sabi ni Top 10, yung new vlog ni BBM, sila-sila na lang nagtatanong sa sarili nila kasi ubus na supporters nila, nakakatawa. Sabi ni Jeff, if you can, please return po sa government para at least alam namin na may dagdag kaming kakampi sa loob. Ang problema po, lahat po ng kakampi ninyo tinatanggal. Yun, no? Sabi ni Ma'am Susana, love ko to si Ma'am. I'm from Davao de Oro. Nagsusumikap at hindi umaasa sa ayuda para hindi masaktan pag hindi masali sa listahan. He was, ano ba? He was sakit sa heart. Sabi ni Honey Love, hello, ang tandaan nila kung hindi dahil kay Sarah, wala sila ngayon sa pwesto nila. Alam niyo, masakit yan para sa kanilang marinig. Sabi ni Anne, imagine, we were originally from Muntinlupa. We appreciated the leadership of PRD, so we moved here to Davao. Running on our third year in the city, I can attest that good government services is the norm here. Yep. Yan, sabi ni May, hello, Harry. So I love dachshunds. Well, I love Harry. So, yun yun. He's just being protective most of the time. So, minsan kasi may nasisense siya na nasa labas or whether tao yun or something else. Then, gusto niya sumulin yan eh. So, usually that's him. Other times, no, when I first started doing live, after 1 hour, tumatahol na siya. Kung hindi siya, si Yoshi, my other dog. And ano, ang tahimik talaga is the Belgian. Yan, bihira yung tumahol. Hi kay EJ, present daw siya and he's from Davao. Sabi ni Ferdinand, ako tingin ko, tauhan lang si Tambi at si BBM talaga ang utak ng, sa lahat ng nangyayari ngayon. Imposible na presidente ka pero wala kang reaksyon ang ginagawa para patigilin mo si Tambi sa mga ginagawa niyang kalokohan. Well, there's also ano, consent by not opposing, di ba? Wala lang, hindi ka nag-react, okay lang. Kailang sabi, kailang, parang gano'n. Dead ma. What is a ragdoll? Sabi ni Ma'am Neneng, may ragdoll ka. What is a ragdoll? Hindi ko po alam. Pakikwento naman ano po yun. Sabi ni Jingdo, ang daya mo, bakit may membership pa? Loyalty lang meron kami. Pang slambok questions lang po yun. Lahat po ng for, ano, ng, hindi kasi sila talaga yung nag-ask. Pero sa totoo lang, whatever is, ano, is discussed sa mga ganyan will always be discussed later on. Cat, yung rag. Ah, yung, ano, yung breed ng pusa na ragdoll. Wala po. I have two. Itong si Suki kasi, who is my cat, as in mine alone, at saka yung bago, si Belly. Ano, si Belly is, ano mang tawag doon sa Siamese na yun? Yung rare kind ng Siamese na parang yung markings niya doon sa tabi type, yung parang stripe. Tapos, Si Suki is half Persian and half Siamese. Tapos, si Beans is also half Persian and half Siamese, pero yung markings niya ay Siamese. So, puro ganun. And then I have also a lot of, ano, puspins. Na uubod ng lambing. Normally kasi, pagka merong nagpapano, when I didn't have so many cats that I can be mistaken for the crazy cat lady na, ang pinipili ko yung mga itim, yung all black na cats, kasi hindi sila appreciated ng ibang tao. So, lalong-lalo na yung mga naiiwan doon sa mga, ano, sa mga litter, ayaw yung mga itim, ganun, kukunin ko yung, ano, yung ganun, because I love black cats, particularly ones with yellow eyes. Hindi po. Sabi ni Sir Francis, pwede ba yung People's Initiative for Mindanao as a separate state?
then recorded or documented lahat ng pirma to affirm na walang pilitan and ineducate ang tao about it. Hindi po, kasi ang People's Initiative is limited only to amendments of the Constitution. And this is a substantial change kasi you're really altering the ano the territory of the ano of the country. So hindi po yan madadaan sa ganyan. Although ultimately may referendum pa rin. Thank you para dun sa mga nagsagot. Yes po, thank you very much. Thank you Ma'am Joanna Dantan. Sabi ni Alois, Aloa? Here's po. Please announce din po tomorrow, February 12, start ng registration for new voters. Okay, ulit ha. Ay, kailangan pa naman registro ng mga anak ko. Pero yung revival, hindi pa po bukas. Okay, so para sa lahat ng nakikinig, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig, may registration starting tomorrow, February 12, sa for new voters. Check out the COMELEC website. Okay. Sabi ni Ma'am Neneng, namimiss niya yung outfit check ko. Eh kasi pag lumalabas ako, hindi ako wala, hindi ako sa radyo pumupunta. So sabi ni James Bond, I have 4 dachshunds. Nang tumahol si Harry, tumahol din sila. Kasama ko sila nanonood at nakikinig sa inyo. Happy Sunday po dyan. Greetings from Davao City. Hoy! Sabi ni Ma'am Annie, she has 5 puspins. Sabi ni Popoy, mga walang utang na loob. Huwag nilang ipagyabang ang launch ng bagong Pilipinas. Another fail in communications, by the way, ha? Kasi re-launch yun. Again, he just made promises and those promises are made to be broken. Poor communication sa tao. Totoo yan. Ni-launch na siya noon noong 2020. Kung di ako nagkaroon. Tapos dapat for re-launch. Parang ano ba yan? Hindi siya re-launch. Pero parang, ito na po. Ay, nako. Tapos, hindi rin maliwanag what they're going to do about it. Parang, ano, reformation daw. Kasi parang yung bagong lipunan ang pinapattern nila. Ang problema, yung bagong lipunan medyo malalim po yun. At kinover lahat bago ni-launch. Kompleto yan. May kanta, may slogans, may, ano, it was called something like National Reformation. Tapos merong, kumbaga, magiging pro-Philippines. Naging, ano, binabago or, you know, ipinapaalala ang mga values ng makabagong Pilipino. Noon, it was an ambitious project. So, sa bagong lipunan, on time na, di ba? Sa bagong lipunan, wala nang manyana habit. Sa bagong lipunan, nagtutulungan, wala nang crab mentality. May mga ganun tinuturo sa school. So, nagiging aware kayo dun sa mga destructive na kagawgawan ng mga, nakagawian ng mga Pilipino. So, nag-create ng reformation sa national character. Not sure if it worked fully, pero it was certainly very ambitious. And they're trying to do that. They tried to do that with Bagong Pilipinas. Unfortunately, puro show. Pero wala yung pilosopiya, wala yung programa, wala yung, ano, wala rin yung diskusyon talaga. And there was nothing dun sa pagka, no information campaign. So sa totoo lang, nagmukhang pakitang tao, ay meron tayong ganito, kailangan i-liquidate natin yung expenses. Naglaan tayo ng million-million para dito nung nandun pa kasi si, ano, si Sec. Paul Soriano, di ba? O, project niya yan eh. Nung nawala siya, hinawakan ng PCO, hindi rin naiintindihan. So, ginawang mas ambitious, DILG. Pero you know, the DILG could only do so much. Yung talagang nakaisip niyan o kung sino yung may pakana at nagutos niya na proyekto na ganyan, yan dapat ay nag, pero mga portions dyan na dinevelop yung idea. Again, fail. Hindi nga nila at ito yung nakakatawa. Tuwing meron silang meeting ng mga tools nila or mga communications consultants nila, nilalagay nila dyan. Kasi pareho sila ng sinasabi. Ang problema, hindi nila ma-discuss. So halimbawa, yung kanina nating binasa, bahagi yan ng comms nila ngayon. Tama na ang siraan. Magtulungan na lang tayo. Diba? Para namang hindi namin alam kung paano magsiraan dyan sa loob. Para namang hindi sila nakikisama. Para namang hindi sila nagbabayad ng mga tolls na walang ginagawa kundi manira ng manira din sa mga taong hindi nila, mga targets nila. Kumbaga, yung mga inutos na targets. O yan, meron pang bago. Tama na daw ang sour grapes. So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, may character assassination. Bitter ka lang eh. Okay. So yung bitter ka lang na yan, hindi yan nag-catch fire.
They're trying to say that na kaya ka nagsasalita ng ganyan kasi bitter ka lang. Eh, paano kung ma-back up ko yung sinasabi ko with facts and all of them are backed up? Ano yun? Ibig sabihin, bitter nga ako pero totoo yung sinasabi ko. Because when you character assassinate, pagka maninira ka, mag-ad hominem ka, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, inaamin mo na tama yung sinasabi ko, pero ayaw nyo lang maniwala yung ibang mga tao dahil sa aking nakaraan. Sabi ni Pusang Pasaway, I have 13 stray cats, ampon. Oy, pwede ka na rin for sainthood. Ito, sabi ni Raulito, kahit ano pa ang gagawin ni Tambak, kilala na siya ng tao, hindi na yan mananalo. Opo, pero hindi rin pwede tayo na ano magpapabaya. Kasi nga, tuloy-tuloy yung promotions niya. At may mga tao na hindi natin naaabot. May mga tao na hindi naririnig yung mga balita tungkol sa kanya na dapat they take into consideration. Yes, ad hominem is a kind of fallacy. It's a logical fallacy. Sabi ni Ignis, defender ang black cats at absorber ng negative energy sa environment and also nag-warning sa sakuna. O, di ba? I just like them. Lahat ng mga, ano, yung mga, except for my very first two cats, the rest, puro, ano, puro black, black-ish, except for the, ano, for the Siamese ones. Ako, naalala ko yung nawala na po siya. Shucks. Okay. Sabi ni Popoy, I also think we have to stop pushing Mindanao as a separate state. We have to love our country as a whole. We have to fight for the whole Philippines. I like that. Galit na daw kay Maharlika kasi bagong lipunan. Bakit ka naman magagalit kay Maharlika? Ano naman? Oh well, wala rin naman kaming away ni bagong lipunan. Bakit pa controversial siya? Sabi ni Human Spirit, kailangan maligtas si PBBM sa mga walang kwentang advisors niya. Yan ay kung gusto niya magpaligtas. Sabi ni Jose, Tablea, my favorite chocolate. Napansin ko po na si PBBM malasado lagi sa mga salita gaya ng sa ICC sa Chacha, mga continuation sa build, build, build. What do you mean malasado? How is it malasado? Sabi ni Tong, FPRD treatment on AFP is from Sun Tzu. Regard your soldiers as your children, and they will follow you into the deepest valleys. Look upon them as your own beloved sons, and they will stand by you even unto death. Magkano daw ang paid tolls? Depende po kung sino yung handler ninyo. So, nasa sa handler. Kasi minsan, maniningil si handler, syempre meron din yung sa kanya doon. So, it depends. Sabi ni Ma'am Marie de la Rama, I can't get over how BBM squandered his political capital that came with the relationship his mother and Marcos Sr. developed with China. Kasama pa nga po siya to meet Chairman Mao noon. Oo, actually, yung first natin na ano, mamaya may mga ano na naman, watch later on, may dadating ng mga tools dun to sasabihin, ayoko na mag-follow sa'yo kasi pro-China ka. But I would like to point out that we were one of the first countries to have a cultural exchange agreement with China. And yes, that was created during the time that we developed a strong diplomatic and ano cultural ties with China. Hindi pwede kasi wala tayong cultural ties sa China eh. Too many of us are descended from the Chinese. Sabi ni Aris, napanood nyo ba yung paliwanag ni Migs Nograles? Actually, yes. Dinaan na naman sa pakyut at keso out of the country daw siya. Tinatanga talaga ang mga Pilipino. Hindi naman kailangan nandito siya sa Pilipinas para maging may pakananon eh, or organizer. Parang ano, parang yung isang tao na hinahagupit ng bagyo yung kanyang probinsya ay nasa New York. Pero sabi niya, tumulong ako kasi andun yung mga tao ko. Diba? Pwede na, valid na. Hi, Kid Oysters. Who doesn't love China? Who doesn't serve pancit sa birthdays? Oh, and you know, who doesn't go to their celebrations in the Chinese embassy? Dun sa mga pumunta. Sabi ni Kabuto Kabuts, may mga galit sa China pero gamit made in China. I'm not sure if that's logical, pero I understand that. Kasi, pero tama kayo in the sense na they want us to break ties with China. Kasi daw,
ano, inaagawan tayo ng ano. Hindi nga nila ma-grasp yung konsepto ng ano eh, ng exclusive economic zone eh, much less agaw, di ba? O ayan na, naku, aawayan na naman tayo ng mga trolls. Sabi ni Amir, bakit sila against China? What country did China invade or colonize? Why nga eh. Sabi ni Sheridan, parang walang kwenta yung investigation under CNIME sa PI, palabas lang ang ganap. Hindi po, hintayin natin yung report. Diba dapat may committee report yan? So yun po ang hihintayin natin. Tapos na yung hearings, nakadalawa na eh. So findings ang hinihintay. Why is it so legal pag nakaupo na sa government even it is illegal? Di ko gets. Like PI should be people, not Congress. Actually, illegal pa rin po siya. Pero hindi siya illegal in the criminal sense. It's just not valid. Sabi ni Ma'am Jo, ang dami daw pumunta ng Ongpin ng Chinese New Year. Around 20,000 daw. Oh, ang crowded! Buti di ako pumunta. One of the biggest crowds ever. Nahihirapan ako mag-celebrate pag ganun karaming tao. But I don't mind watching. My Chinese Anoli at Elfili in Rizal. Alam nyo, sa totoo lang, and again, this is a history lesson, nang bago yung mga Kastila dito at ini-establish nila yung colonial government, ano, they encouraged the Chinese to intermarry with Pinoys. Para, nang sa gayon, dito sila, yung loyalty nila dito. At, ano, yung at pwede nilang i-regulate, kumbaga. So, ano yung regulation na yun? Kasi worried yung mga, ano, yung mga Kastila dahil dala nila yung mga negosyo. So, baka mawalan ng mga negosyo, yung mga tao, dito mawalan sila ng access to supplies and so on. So, they encourage na dito, nang sa gayon masisingil din sila. So, later on, medyo nagbago yung ihip ng hangin dun sa colonial authorities. According dun sa mga sources na nabasa natin dun sa Intramuros Administration, dumating kasi si Lima Hong, nag-dock siya sa Cavite but eventually settled in Pangasinan, kung di ako nagkakamali. Pero yung mga tauhan niya, they were able to breach the Intramuros walls. Naakala ng mga Kastila ay unbreachable. Na nung nangyari yun, medyo napaano na sila. Gusto nila i-regulate more yung mga Chinese na nandito or ano, yung mga of Chinese ethnicity. So nag-create sila ng Parian areas. Parian, parang doon sa Tagalog. Parian, parian siya. Ganun. So, doon. Parati nilalagay nila doon. So, yung lugar na yun, yun yung Parian, doon yung mga Chinese. So, kumbaga, ang tawag niyan, modern tawag niyan, yung mga ghettoization. Ginagawan sila ng mga ghettos. So, nakailan na mga ghettos dyan dito sa Pilipinas. The last of which is Binondo. Binondo. So, hindi ko rin maintindihan kung bakit mayroong anti-Chinese sentiment pa rin after all these years. So, and we have to understand na nakuha natin yan sa mga Kastila. Sabi ni Ignis, gathering the flag lang yung ginagawa ni Marcos against China para doon matutok attention ng mga tao. Hindi, actually, what he was trying to do was to create unity. That's the first thing you learn sa international relations. What a country does in order, pagka-divided yung bansa mo, you create an external enemy. So everybody will rally against that external enemy. Ito yung problema, they did not lay the groundwork. Okay? Masyadong malaking kababawan, walang research. And again, it's comms. Okay? Ano yung comms na yan? Part of your comms strategy should be to make sure that there is information. Hindi mo uunahan yung galit. Yung galit muna na, ito mga to, tapos magtataka ka, bakit hindi nyo kami kinakampihan? Because we don't know where you're coming from, bakit kayo galit? And maraming dalubhasa who can spot the logical fallacies or the lack of understanding of international relations or even of the arbitral ruling na yun, dahil sa kakulangan ng pagkakaintindi ng mga yun, eh hindi nila ngayon matransmit yung knowledge na yun sa atin. Paano natin sila kakampihan? Hindi tayo in-educate. And again, fail yung kanilang communications. Wow, kasalanan ko pa. Dapat daw yung pusa ko hindi mawawala. Ma'am, hindi ko naman sinabing basta nawala eh. Kasi nga, ang markings niyan,
pure Siamese. Sure na sure kami, pinulot siya. Nakalabas lang siya ng gate, pero hindi yan lumalayo. Please, huwag naman kayong blaming the victim. Sabi ni Justin, it's one thing to have cultural exchange with China and another for territorial disputes. We don't have a territorial dispute. The sea is not territory. Okay? Ulit. It is not a territorial dispute, and that is my problem with the kind of discussion that you want. You do not understand, or you have not studied it enough. O blocking resupply missions. But what came before that? Diba? What about the concept of de-escalation? What about those? Nasaan yung ating ano niyan? Nasaan yung ating obligasyon din? Okay? I'm not saying na tama sila. But what I'm saying, in order to get into that kind of discussion, understand first what we are fighting for here and make us understand what is being fought for here. Okay? Blocking the resupply mission has already been conducted, diba? Diba? Where are we getting our information? Have the facts been established? Kasi before all of those can be actually discussed, the facts must be not disputable. Ayan dito si Mocha. Nasaan si Mocha? Hi Mocha! Miss you! Nasaan ka sa mundo ngayon? Grabe ka kasi mag-travel eh. Parang ano eh, parang ka nang yung ano, ano ba yun? Where in the world is, ano, Carmen, what's her face? Yung game. Oh my gosh, I'm old! Hi Miss Mocha! Uy, nami-miss ka namin ha. Kita-kits naman minsan. Akyat ka? Gusto mo mag-discuss? Padalang kita ng link. Bahay lang kasi ni Mother. Ay, hi kay Mother! Miss ko na kayo. Miss ko na si Tita. Say hi to her please. I hope she's well. Tambayan na daw, sabi ni Ian. Andito pa yung mga loyal, ano ha, fans ng Tambayan. Ang sayo naman, nakaka-miss. Yun, where in the world is Carmen San Diego? So, where in the world is Mocha? Di na daw, manunood na lang siya. Okay. Pero it's so nice to see you here, Miss Mocha, ha? Sabi ni Amarie, kilala niyo po si Maharlika / Boljack TV? Yes po, kilala. Bakit po? Sabi ni Ma'am John, ipagpapalit yung iilang island sa dagat na hindi pinansin noon sa buong bansa. Pinansin noon, para sa buong bansa pag nag-yera. Yun na nga eh. Sabi ni Tej, game na sa floppy disk. At hindi naman, game sa floppy disk yun. Eh bakit? Ano yung modern equivalent niya? Aber? Wala namang ganun ngayon eh. Mas malalim ang kultura na nakuha natin sa China. Mahaba ang ties natin because of the trade, di ba? As far back as, well, theoretically, the 9th and 10th century. So, nasaan na daw si Blue Olivar? I haven't spoken to him in a while. Kaka-birthday lang niya. Pero yun, nabati ko siya ng happy birthday. At nag-ano naman kami. But I haven't been seeing him lately. Hindi kami nakakapag-chikahan. Sana maulit muli bumalik si Duterte, Sara. Dapat ma-impeach si Proof. Sabi ni Stormy, para sa akin, ang problema kay PBBM is beyond his leadership, it's more his character. Ay. Sabi ni Max, busy yata si Blue sa kanyang pag-oorasyon at mga talisman. Greetings to meet you from NTT, by the way, what notation is there? Notation. Si Vin is watching from Ohio. What I love about TDS vloggers is they present facts and educating us at the same time in layman's terms. Bagay na di magawa ng mga defenders ng administrasyon na ito. One of the reasons why they fail to reach us citizens. Ay, may nagtatanong kung nasa na si Attorney Bruce. He passed away po. Sabi ni Doysters, those new US bases, care of BBM, bumitiw na agad ako sa kanya. I couldn't believe na kaya niyang igambol ang buhay ng 110 million Pinoys.
Sabi ni Sir Jay, "Hi ma'am, watching from Boracay Island." Uy, yung sayo naman. "Di ako interested sa politika pero marami akong natututunan sa inyo." Uy, maraming salamat. Sabi ni Aguason, "Kung ambisyosa lang si VP Sara noon, papanalo na siya kahit hindi niya katandem si BBM at kahit may limang BBM pang tumakbo ng eleksyon." Totoo yan. Sabi ni Ferdinand Manuel, "Sa totoo lang, noong panahon ni Cory, maraming nawala sa educational history sa elementary at secondary. Inumpisa nila sa martial law ang history, kaya mga kabataan, karamihan walang alam sa old history." Actually, hindi naman po, inumpisahan sa Philippine Revolution, which for me, dapat should be farther back. Ang haba po ng kasaysayan ng Pilipinas. At ang sa tingin ko, dapat mas mahaba din yung pagtuturo. Kasi ang nangyari, kinokollapse na nila po ang pagturo ng kasaysayan kasama ng, ano ba yun, MAPE, PE, and so on. So, konting-konting oras na lang po ang napupunta sa atin, sa mga bata, para makapag-aral ng, ano, ng history. After that, meron ng yung mga ano, current events na yung inaaral. Wow. Sabi ni Yi, sa mga speech ni Junior about WPS, binabanggit yung term na territory, kaya dami rin misinform. Sabi ni Well Falk, sino ang pwede magkaso sa tiwaling rep tulad ni Nograles? First, bago natin pag-usapan ang pagkakaso, kailangan may ebidensya. So, ano po yung ebidensya at ano po ang ikakaso? Mabaliktad, ano po yung ikakaso at ano po yung ebidensya? Hi kay Ma'am Leticia Kamansye. Sabi ni Boogie Bok, anong makakomment kay Senator Tulfo, parang kawawa na ang mga resource persons. Ever since naman po, kahit nung panahon ni Duterte, dun sa mga pagkakaladkad ng mga opisyales niya sa Kongreso o sa Senado, tulad ng pagbabalahura nila kay Comnic, tulad ng pagbabalahura rin nila kay NFA admin Jason Aquino, kung sino-sino yung pinapupunta nila doon, pati yung ginawa nila rin kay Kong Pulong nung time na yon at kay Attorney Man Scarpio, yung mga ganun ba? Ever since, hindi po ako sang-ayon sa ganitong klaseng, para sa akin, abuso eh. Kasi may karapatan naman, may mandato naman ang Senado at ang Kongreso mag-conduct ng inquiries in aid of legislation. Pero may rules sila. At dito nga sa Kongreso, nilabag nila yung mga rules nila dun sa mga pag-hearing kina Doc Wee at kay Kaeri. Dun din, so alam nyo yun, magpapatawag kayo ng resource persons. They're not even witnesses, they're resource persons. Nagbibigay sila ng liwanag tungkol dun sa issue o nagbibigay ng impormasyon. So they are not on trial. So, but I'm not referring just to Senator Lapid. I am worried about the way some legislators think na kumot pinapunta ninyo sa inyong pamamahay, kumbaga, pwede nyo nang bastos-bastosin. Diba? Pwede naman po kayong mag-inquire nang hindi naman nagkakabastusan. At magiging clear naman sa taong bayan kung sino yung nagsisinungaling, sino yung nag-withhold ng impormasyon, sino yung hindi sure. So, yun dapat yung, para sa akin, I wish that there was more respect. Ay nako, ako pa talaga lelekturan mo sa UNCLOS, ha? Ang hirap ipaliwanag. Okay, that is our claim. Ang claim natin under the UNCLOS, and malakas ang claim natin. But is that claim a settled issue? Is it a fact? So, yan ang isipin niyo. What international court said that it is, that this is what governs, is the governing authority in that particular area that we say is our EEZ. Part of the strength of international law is the recognition of that law by several countries. Kahit tayo, pag kunwari nagkaroon ng revolusyon, katulad nung nangyari dun sa EDSA at saka dun sa kay former President Garia, kinailangan natin ng recognition ng ibang bansa na yun para ma-legitimize. Kasi yun yung pagkakilala ng yung soberanya. Okay? So, paki-explain sa atin kung sino ang nag-establish nun as an irrefutable fact. The EEZ is our claim. And as far as we're concerned, yun. When another country refuses to recognize that claim, because the UN has not yet, di ba, officially? Has it?
And don't tell me it was the arbitral decision. The arbitral decision only said that the 9-9 is invalid. It's not a valid claim, kumbaga. So, what are you saying? Talagang unclose pa yung ano mo, no? So, yun yung, ano, yun yung problema eh. Yung konsepto ng claims. Kasi as far as we're concerned, based on our own laws, yes, that's part of our EEZ. Okay, part nandyan yan sa ating saligang batas. But international relations is a different story. Yeah. Even international law, even when you, ano, when you try a case, whether it is the ICJ or the ICC, you need to cede that much sovereignty. You have to accept the ruling, Harry, the ruling of the court, and therefore cede that amount of sovereignty. So because we're two sovereign nations with two separate claims, we can bring this matter to that particular matter of whether or not it is our EEZ. Diba? But it has not. It was one of the, it was not recognized dun sa arbitral decision. Harry, seriously, enough. The seconds, you have to let him out. Oh, my goodness. Pasensya na po. Nakita niyo, naka-shorts ako. Grabe. Sorry po. Sabi ni Ma'am June, ilang beses na in-explain niya ni Sa sa mga vlogs niya. Narinig ba ng dogs niya mismo kayo, ano? Si Harry. Ang kulit. Yan. Anong pong breed si Harry sa Dachshund? Ito, sabi ni Ma'am Leticia, the ICC is a legal act of criminals supported by the criminals of the Philippines, sovereignty point. Sabi ni Aguason, OT na naman daw ngayon ng mga tolls, so may mandaluyong office, nag-OT sila dahil daw naka-live ka ng gabi. Over. Hindi naman siguro directly sila ang nag-hire ng tolls. Kung na-extend sana yung US basis ng 1990, hindi sana malakas loob ng China ngayon sa patrol sa West Philippines. Can ASEAN share the EEZ? Hindi, very limited yung EEZ, ha? 200 nautical miles lang from our borders. Ang laki-laki ng South China Sea. Kaya nga, ang ginawa ni Pangulong Duterte was to introduce a code of conduct sa ASEAN dito. Not just the EEZ, but in the entire South China Sea. Yes, Dachshunds are very faithful. Sabi ni user, inaabangan kanila kung kailan ka mag-live. Yeah, well. Ano, bigyan na lang natin ng 2 piso para makahanap ng kausap. Sabi ni Ma'am Vida, how many years ba ma-implement yung pag-separate ng Mindanao? Madam, huwag po ganyan magsalita. Kasi hindi po umaabot sa punto na yon. Tinitignan pa ni Pangulong Duterte, unang-una, viability yan. Can you implement it? Ano yung instrument na gagamitin? Ano yung, sa law, it's called a remedy, no? Ano yung remedy? Ano yung paraan na gagamitin dyan? So, ang tinitignan yung example ng Timor-Leste. Pero it doesn't mean na siguradong yan ang gagawin. Hindi pa nga naaaral eh. At sinabi ni Pangulo, looking into ni dating Pangulo. So, hindi natin malalaman kung ganong katagal yan kasi hindi pa natin alam yung paraan na gagamitin nila. Sabi ni Mernicel, shout out watching from Edinburgh, Scotland. Proud Dalawenya. Wow! Can we profit from the EEZ if used as a trade route? No po. Bawal po mag-bar ng innocent passage. And by the way, may right of innocent passage in some parts of our EEZ kasi may mga islands na nire-recognize natin na kiniklaim ng China. So, forgot the name of the island. Post ko ulit. Meron kaming post dati dyan eh.
Sabi ni Doysters, BBM claimed that we're friends to all, enemies to no one dati, pero actions speak louder than words. Sa dami ng US bases dito sa ngayon, sino niloloko nila? Aray. Sabi ni Jolag, pwede ba mag-shift ng BS social worker sa lawyer? Hindi po, kailangan niyo po ng undergraduate degree. So pwede niyong tapusin yung BS social work. Pagka-graduate, apply kayo sa law school. Sabi ni Yi, EEZ is pure invention of the West. Dati walang ganyang claims. We peacefully share the sea with our neighbors. Opo, ang mahalaga para sa atin dun sa own clause is the archipelagic doctrine. Yan kasi, at hindi, by the way ha, hindi ko alam bakit hindi sila nag-guardit sa US. Ang US nga, hindi nila kinikilala yung archipelagic doctrine. Eh, pinapasok nila yung internal seas natin. Eh. Sabi ni Milo, huwag pong iboto mga EPAL na nakapulopot sa laylayan at vote wisely sa referendum ng Chacha, if any. Sabi ni user 11774-65509, it was simply out of frustration kaya nasabi ni FPRD yun. Sabi ni La Vida Loca, dami na pong hiwalay, dati na pong hiwalay ang Mindanao, okay naman kami noon, nahirapan nga mga Kastila. Mundo mo. Pumasok naman yung colonial authorities ng Kastila dyan. It, mahirap kasi if you consider Mindanao as a single unit. Eh kasi unang-una, yung trade from China, matagal na po. Kung merong mga artifacts from what, the 10th, 11th centuries? And of course, older, no? Merong mga older kasi dyan sa ano, sa yung rock shelter dyan, sa Tawi-Tawi is very old. Pero yung trade routes from China were reaching Sulu. At ano, hindi po, so sinundan lang ng mga Kastila, pumasok din sila, and they established the colonial authority in Zamboanga. Diba? Kaya may fourth pillar. So, pero we can say na dati nang hiwalay ang Mindanao kasi kung di ako nagkakamali, may ang Mindanao geologically older than the rest of the Philippines. Sabi ni Chester, we love you and we support you in Tatay Digong. Kakamiss mga panahon na may free speech pa ang lahat. Ngayon sinisikil nila ang malayong pamamahayag. Sabi ni Sophia, sino-sino kaya ang babait sa, sa 2025 midterm elections? Well, clearly wala sa national government. Sabi ni David, the Cossacks, ganun po ba? Thank you, I brought it up kasi may discussions na hindi connected sa law. Nakakatawa. Actually, the 9-dash line was created by Taiwan when KMT was still the government of China. Hmm. Good point. Ano daw yung advantage ng naka-masters at saka, hindi po kasi masteral yung word eh, master's degree at saka doctorate. Ano yung advantage? Ewan ko, kasi ako personally, kaya ako nag-masters, wala akong magawa eh. So ano, halimbawa sa law, makaka-practice ka ng walang masters. But if you really want to specialize, kakailanganin mo yon. Although may mga tao na yung specialty nila is born out of experience, hindi necessarily ng masters. Pero dito sa Pilipinas, kaya ako nag-master's sa archaeology. Nung undergrad ako, wala pang archaeology undergrad. Ngayon meron na sa UP. So, master's siya. And kasi at pagka nakagraduate ka na yun, naka-law school ka na yun, all that, pagka bumalik ka, ang bagal na ng undergraduate work. Pagka, kunwari, ako kasi I want to go back and ano, and finish my botany degree. Kasi nag-start ako botany pre-med bago ako lumipat sa linguistics. Parang ang feeling ko, hindi niyo ako kayang biguin, babalik ako, tapusin ko yung botany na yan. But it's undergrad. So napansin ko, kasi I needed sa mga undergrad ano, subjects doon sa master's ko, nahirapan ako. Kasi ang pagal. So ang master's classes, after a certain point, mas mabilis. Kasi mag-aaral ka ng ilang mga readings, kayang-kaya mo, sisiw na sisiw ang master's. Lalo-lalo na you only have 9 units. So, pag nag-take ka ng second na ano, na undergrad, para oh my gosh, ang bagal. Yung mga, tuloy yung mga classes that I took sa undergrad, recently lang, because, no, kasi meron akong mga pinupuno for my master's degree, naawa yung prof sa akin, sabi, ma'am,
huwag ka na mag-attend ng class. Minam pa talaga ako. Sabi, ma'am, huwag niyo ako imam. Kasi estudyante niyo ako. Sabi niya, o sige, ano na lang, huwag ka na mag-attend. Hindi ko na i-take yung attendance mo. Kasi, sabi niya, mag-report ka na lang dun sa ano. Sabi ko, hindi kasi papakinggan ko pa yung mga reports. Sabi niya, hindi, ganito na lang. Tulungan mo yung mga undergrad students. Kasi marami silang mga mistaken assumptions. Kaya yung ano yung mga land bridges, yung mga ganyan, yung mga natutunan pa dun sa grade school na ngayon ay disproved din na. So, Ma'am Lavida, uulitin ko lang ha for the benefit of ma'am. Sabi niya, masakit lang kasi na ba't di kami hayaang mag-desisyon if we want to stay or separate. Ma'am, hindi pa nga po yan ang usapan. And as a matter of fact, kaya nga po nagkaroon ng BARM para i-recognize yung autonomy ng Muslim regions. So hindi po yan, it was not intended for the whole of Mindanao. Yung right to self-actualization ay para dun sa homogeneous groups that are distinct, hindi po buong Mindanao. So kaya nga po, pero matagal na pong kinikilala yung inyong karapatan diyan sa Mindanao. Ang nangyayari kasi is there are some problems that you equate with the lack of autonomy when actually it is the feeling of some of your officials. Nasabihin niyo last priority ang Mindanao. Bakit kayo magiging last priority sa budgeting kung represented naman po kayo sa Kongreso? In fact, panahon ni Duterte, marami pa siyang in-appoint ng mga justices and judges na dyan ang galing pero hindi necessarily dyan naka-assign. So, ang tanong is, are you proposing a solution but you are not clear on what the problem is yet? Kasi yan nga po yung sinasabi natin matagal na. Hindi ko sinasabi na hindi dapat maghiwalay. Pero ang sinasabi ko, intindihin muna natin kung ano yung problema. Nang sa gayon, mas maayos yung diskusyon. At kung sakasakali man na gustuhin ng sambayanan na magkaroon ng either autonomy or independence, informed po ang ating desisyon. Kailangan po kasing mag-evolve. Sabi ni Ronald Cadavis, yung ARM po kasi was simply an administrative in nature. Autonomous yung term, pero hindi siya talaga ano, wala siyang sariling budget. Halimbawa, gagaling pa rin sa national government. So yung BARM, mas malaki na yung retention and so on. Okay, ito ang bit si Ahmed. Ahmed, ikaw ba to? Tamad ang mga lawmakers at politicians ng Mindanao na paunlarin ng Mindanao. Gusto nila ibulsa ang para sa Mindanao. Yeah, well, that's part of the problem. Yeah. Sabi ni Esther, si Kong Pulong binawasan ang budget ng 500 million kaya kulang sa pagtulong sa mga biktima ng baha. Yes, but that wasn't because it was he's in Mindanao. It's because he's a Duterte. Sa Treaty of Paris, binili tayo ng mga Amerika. Bakit hindi tayo naging one of the states? Ah, may kwento dyan. Right? May time ba kayong pakinggan? Kasi 1 hour and 42 minutes. Okay, ganito nangyari yan. In 1911 ba? Early 20th century, nung established na yung American Colonial Authority dito sa Pilipinas, may isang sailor. At nagdala siya ng 14 diamond rings sa US. Hiningan siya, chinard siya ng duties, importation daw yun. Kinontest niya, at bahagi ng desisyon ng US Federal Supreme Court, yung determination kung ano ba tayo dito sa sariling lupa natin. Sabi ng hukuman sa Estados Unidos, ng kanilang Federal Supreme Court, nung binili tayo ng US sa Spain, we were bought not in a, ano ba yung kapal? In a private capacity, na municipal capacity. Kumbaga, ang sabi ng US Supreme Court, parang private real estate deal yun. Pero isang buong bansa ang binili nila for $20 million. So, anong ibig sabihin nito? The US owns the Philippines, nakikitira lang tayo. They were not, yung kung paano nila na-justify yung colonial authority. Pero, kumbaga, parang, yun nga, binili nila yung lupa. At, ginogovern nila tayo kasi dito tayo nakatira sa lupa nila.
And since we were owned in a private capacity, hindi tayo state and therefore wala tayong rights. So later on, nung medyo maraming tumutol din sa US ha, pero nag-propagandize sila. So sina Mark Twain, yung mga yon, inupos nila yung parang pag-take over nila dito sa Pilipinas. So yun. Eventually, they were forced to recognize our independence. Ito, sabi ni Ahmed, America became a conquest state here in the Philippines. Hmm. Ay nako, nagpa-flood na to. Do we need to revise our history? No. We need to study it. Andiyan na po yan. Hindi lang po yan natuturo sa atin sa mga grade school and high school. And for many of us, wala nang history lessons when we get to college. So kung hindi natin aaralin, andiyan yung information. Hindi lang natuturo. Sabi ni Henry C., C with an S-E-E, yan ang hindi alam ng karamihan sa mga Pilipino. Maraming salamat ma'am sa pag-share kung ano ang true history ng ating bansa. Okay, box jokes, you are being a bully and a racist. Ganun ka din eh. So, you're also being extremely divisive. And that has never been the concern of, that has never been the intent of former President Duterte. Huwag po ganyan. Sabi ni Amir, thank you po kasi Alaska was also bought and it's one of its states. Yes. It was also much later. Kakakita ko pa lang po ng vlog na to, sabi ni Rela De. Honestly, after Tatay Diggs finished this term, nawala na ako ng gana sa mga balita sa Pilipinas. But now I'm very happy, at least nakita kita at nakapanood na ako sa wakas ng vlog na napaka-informative at professional. Sir, mag-subscribe ka din sa YouTube kasi minsan nagtatlate lang Facebook eh. Okay. Sabi ni Emilio, hindi na makaya ang military ng US kaya high-tech na kagamitan. Hindi na yung manalo ang China, hindi na nga natakot sa Iran na powerful din, lalo na sa China, na mga gamit made in China, madali lang masira. Hindi ko na-gets yun. Sorry, medyo nawindang ako dun. Sabi ni Grim Reaper, Russia is trying to reclaim Alaska. Mahirapan na. Who will provide the document for the thoroughness of our history? Wait. Hindi po ganyan. Parang science yung pag-aral ng history. Pagka may bagong information, sinusulat yan. And it's dinidebate yung mga kaalaman natin dyan. And base sa ebidensya. Mayroon po tayong National Historical Commission of the Philippines, pero ang ginagawa nila talaga is they clear what is to be taught in the public schools and so on, sa grade school, sa high school. So sila po yung authority when it comes to that. However, pagdating na sa college, ang tinuturo ay may base na, mga studies yan. So our historians continue to study particular aspects at saka periods in our history. And sometimes, the same set of facts can be reinterpreted to mean something else. Okay? And tayo yung mamimili doon sa mga thesis na mayan kung ano yung tama, kung ano yung sa tingin natin tunay na nangyari. O tunay na interpretasyon ng mga facts. Sabi ni Poki Mona Lisa, were the events told in Made in Malacanang true? Yes, but it reflects a particular viewpoint. Okay? Ito naman yung, kasi history that was written after 1986, of course, reflected the viewpoint of the governing authority. So, this is the version now of, as told by, if I'm not mistaken, Senator Aimee. Okay, ito yung pinagkaiba ha. Kukunti yung nakatira sa Alaska, so binili din yan. Ang Louisiana Purchase, oo, binili din yan. And look what they did to the indigenous peoples. Gayun din sa Alaska. Yan eh, tututusin ancestral dominion ng mga Inuit. So sa atin din, ganun. So bakit tayo hindi ni-recognize yung ating, bakit hindi tayo ginawang state? They just wanted our resources. They found out that they could get our resources without having to govern us.
Oh, di ba? Meron tayong ano, parity rights na ginawa nilang umaga, it became a condition for the recognition of our independence. Okay, last two, sabi ni Duterte, defender and supporter, baka po pwede magdagdag kayo ng options sa join na lower price even with limited benefits. Paano maka-join yung mga katulad ko? Gusto kong mag-member po. Huli ka. Okay po. Nako, pag-usapan namin ni Amen. Sabi ni Zaldi, thank you very much sa info, listening in London while tidying the kitchen. Okay po. Sabi ni Lolo Mites, archaeology helps improve history. Sabi ni Yi, history in most cases written by victors of war doesn't follow that it's accurate or true. Now, there's some things that are true and will remain true. For example, who was king at this particular time? You know, births, deaths, yung mga ganyan. Sometimes contested. Pero ang nagiging version, kumbaga nagkakaroon ng version, thank you Ma'am Lynn for the rose, nagkakaroon ng versions when we are interpreting. So kung kunwari, sabihin natin, oh ito, yung Claveria Decree. So what is the Claveria Decree? Ito yung naglagay ng mga surnames natin. It was very convenient for the Spanish authorities and para sa atin for a while. Oh, sige, yay, we have Hispanic last names. And then when we were trying to trace our ancestry na, nasarhan tayo. And we are a people without a past for a long time. So, interpretations. Right? No, muli, maraming salamat sa pagsubaybay niyo. Sa pagsubaybay ninyo sa live natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay ng mga stars, roses, coffee, other gifts, at saka diamonds. Diamonds ba binibigay? O basta yun. Dito sa TikTok, maraming salamat sa lahat ng nagpadala super chat, super sticker, at memberships dito sa ano, sa aming sa YouTube. Maraming maraming salamat po. And please take care. Sabi ni James, talking about our history, what edition is the most thorough now? There's no complete single textbook on Philippine history. Although, yung ano, Agoncillo is still good. Constantino is still good. Okay? General yun. But if you want to study particular aspects, may mga specializations yan. Okay? Thank you very much, Uli. Thank you very much. Pati yun dun sa mga tools, nagdagdag po kayo ng mga number of comments sa aming ano, comment section and nakaka-increase po ng engagements yan at saka nakaka-increase ng reach. So maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. Kahit na-block ko na yung iba sa inyo, hindi po mababago yung stats on the number of comments. So I hope you realize how much you're helping us. Thank you very much and thank you rin sa lahat ng napakatsaga dito sa aming mga live. Please take care of yourselves because kailangan pa kayo ng bayan. Thank you very much.